So, welcome ulit sa panibagong video lesson. Itong video lesson na to ay panibagong chapter. Hindi siya masyadong connected kay arithmetic sequence. Pero itong video lesson na to is another talks about another kind of sequence. Pero bago yan, you have to check also the previous lesson, which is yung pinaka-latest na upload ko is all about fractions. Kasi may mga binigay ako dito na mga fractions. Kasi usually sa mga tanong ng mga estudyante ay marami doon ay mga fractions. Kaya gumawa ako ng video lesson about fractions on how to add, subtract, multiply, and divide. So, yun. So, ang topic natin for today is all about geometric sequences. Pero bago yan, kailangan i-consider mo muna itong square na to. Alam natin na itong square na to ay siya ay one whole, buo pa lang siya. Tapos, pag yung square na yan ay hinati ko sa dalawa, ang tawag na dun sa isa, sa dalawang parte na yan ay tig one half na sila. Hinati ko ulit, 1/4, hinati ko ulit, 1/8, hinati ko ulit, 1/16, hinati ko ulit, 1/32, hinati ko ulit, 1/64, and 28. Actually, an infinity yan hanggang sa pinakamaliit. So, yan. Pag kung dito, babase mo dito, itong mga given na to, makakabuo ka ng isang sequence, which is ito. Gusto ko na i-identify mo siya kung siya ay isang arithmetic. Paano mo mati-check kung arithmetic siya? You have to check the common difference. So, 1/2 - 1. That is negative 1/2, right? So, magma-minus ka lang sa bawat term. So, second term minus the first, third term minus the first, the second. So, check mo kung arithmetic siya. Kung hindi sila pare-parehas ng common difference, meaning to say it's not an arithmetic. So, kung kukunin mo lang din yung denominator, ito, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28. Kung mapapansin mo, paano yan? Anong pattern? So, magta-times 2 pa, right? So, meaning to say, dito pa lang sa denominator ay hindi na siya arithmetic sequence. So, meaning to say, ito ay hindi example ng isang arithmetic sequence. Okay? So, going back here, sa mga fractions kanina, ang pattern dito ay nagmumultiply ka ng 1/2. How? Paano mag-multiply? Diba nung nakaraang video lesson sa fraction operations, may two cases akong binigay sa inyo. Fraction times fractions, whole number times fractions. So, dito, i-discuss ko sa inyo kung how to multiply fractions. So, dito lang naman, in order to multiply fractions, ay you just have to multiply both numerator. Mumultiply mo lang yung both numerator and both denominator. Ang lalabas 20 over 36. And also, si 20 over 36, may pwedeng ma-divide. Kaya nga, sa bawat sagot mo, i-check mo kung may pwedeng ma-divide kay numerator at pwede din ma-divide kay denominator. Kasi, ibig sabihin, kung meron ba yan, hindi siya yung final answer. Hindi pa si 20 over 36. So, nag-divide ng 4 over 4, kaya yung final answer ay 5 over 9. So, let's go back to the sequence. So, 1 times 1/2, check natin kung makukuha yung next term. So, alam natin na si 1, ang denominator niya ay 1 din. So, yung number, multiply mo lang, numerator at denominator, ang lalabas 1/2, which is yun yung second term. Next, 1/2 times 1/2, 1/4, which is yun yung third term. And so on, makukuha mo din yung fourth term. So, meaning to say, ang pattern dito ay times 1/2. Ngayon, lagi niyong tatandaan yung fraction, parts ng isang fraction, at ang denominator ng isang whole number ay 1. Tatandaan niyo yan. So, here, we're going to determine if the given sequences is an arithmetic or not. So, let's have the first one. 2, 4, 8, 16. Is this an arithmetic sequence? No. Why? Because nagmumultiply ka ng 2. Eh, di ba nga, pag tayo ay nag-identify kung arithmetic siya, kailangan yung common difference niya ay pare-parehas. So, kunin nga natin, 4 minus 2, 2. 8 minus 4, 4. So,
minutos, hindi na siya common, hindi na siya arithmetic, hindi na sila parehas ng common difference. Okay? Next, 3, 6, 12, 24. Arithmetic ba siya? Hindi din, kasi nagka-times 2 pa lang din. Hindi sila pare-parehas ng common difference. So, meaning to say, it's not an arithmetic. At kung makikita mo, kung ma-identify mo agad yung pattern, nagka-times 2 pa. Okay? Next. Eto, arithmetic ba siya? Yes, kasi nagpa-plus 1 pa. Okay? So, plus 1 ang pattern. At yung common difference nila ay negative 1. So, negative 2 minus plus 1. Negative 2 minus 1. Negative 1. Negative 1. Negative 3 minus negative 2. Negative 1. So, yun. Apply nyo lang yung rule ng subtraction ng integers. Next. 1 half, 3 halves, 5 over 2, 7 over 2. Is this an arithmetic sequence? Yes, kasi nagpa-plus 1 ka lang dyan. Okay? So, paano natin titignan? 1 half plus 1 equals 1 half plus 2 over 2 equals 3 over 2. Saan galing si 2 over 2? Nag-multiply ako ng 2 over 2 kay 1 para maging kaparehas na ng denominator. Kasi dissimilar fraction sila. So, yan siya. Okay, yan siya. So, yan. Identify mo yung pattern at pag nagpa-plus ka ng pare-parehas na numbers, arithmetic yan. Okay? Pag nagpa-plus. Okay? Next. Ganon din sa sumunod. Makukuha mo lang din yung next term. So, arithmetic din siya. Or, pwede mo din kunin yung common difference. 3 halves minus 1 half. Since, similar fraction sila. 3 minus 1 is 2 over 2. 2 divided by 2 is 1. Which is yun lang din yung nandito. Ang common difference nito ay 1. Okay? Next. Arithmetic sequence ba to? No. Bakit nangumultiply ka ng 2 thirds? So, yun. So, paano mo makukuha? Multiply both numerator. Multiply mo lang, 1 times 2 is 2, 2 times 3 is 6. Tapos, magdi-divide ka ng 2 over 2. Bakit? Kasi may pwede ma-divide kay 2 na pwede din ma-divide kay 6. So, ang sagot, divide mo lang sila ng 3. Ganun din sa sumunod. So, 1 third times 2 third times 10 times 10. 2 over 9, which is yun. Ganun din sa sumunod, which is yung fourth term. Okay? So, hindi siya arithmetic sequence. So, meaning to say, pag arithmetic sequence, kapag ayan, so, yung pag magpa-plus ka. So, itong mga sequences na to, alam natin na ayan, yun yung mga magkakauri ng sequences. So, itong dalawang to, arithmetic siya kasi nagpa-plus ka ng pare-parehas na number or your common difference is pare-parehas. Ito, hindi siya arithmetic sequence kasi hindi, pag kinuha mo yung common difference nila, hindi pare-parehas. We need to say it's not an arithmetic sequence. At ang common sa kanilang mga tatlo ay nagmumultiply ka ng certain number, right? So, pag ganyan na nagmumultiply ka ng isang number na pare-parehas, hindi lang basta-basta number, pwedeng fraction, pwedeng decimal, ibig sabihin ito ay isang klase ng geometric sequences. So, pag sinabi natin, ito yung difference silang dalawa. So, ito, nagpa-plus 4 ka. Kay geometric, nagta-times ka. It's either whole number, or fraction, or integer, or decimal. So, yun. Geometric. Yun yung difference silang dalawa. So, yan. Ito yung geometric sequences. These are sequences where the ratio of successive terms of a sequence is always the same number. This number is called common ratio. So, nung nakaraan sa arithmetic ay common difference ang meron sa kanya. Ngayon dito ay common ratio naman. Common ratio naman. So, abangan nyo yan sa ating next video lesson. Alam nyo na kung ano yung pinagkaiba nitong dalawang to. Sana maliwanag na yan. At sa next na video lesson, didiscuss ko sa inyo kung paano maghanap ng common ratio. So, yun. Do what is right, not what is easy.
gawin mo kung anong tama at hindi ang madali. Kasi sa kung ikaw ay may pangarap, walang madaling pangarap, walang shortcut sa success. So kailangan mo 'yung paghirapan. So kailangan mong gawin kung anong tama. Okay? So yan, see you next video lesson. God bless.